Siksikan na ang ilang ospital sa Metro Manila sa dami ng tinatamaan ng leptospirosis at dengue. Ang problema, maaaring magdulot ng iba pang sakit gaya ng pulmonya ang ganitong sitwasyon sa ospital. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Dinatnan ko sa isang bangko na nakaratay ang pasyenteng ito ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center habang ginagamot sa nakamamatay na leptospirosis. 40 medical beds lang kasi ang capacity ng charity ward, pero umabot na sa 53 ang bilang ng mga inadmit sa ospital dahil sa leptospirosis. Bukod pa yan sa mga admitted patient na iba ang sakit. Dahil sa tindi ng init, si Yolanda Datuon hindi binibitawan ng pamaypay. Mahirap po kasi sobrang init. Nasanay na rin po. Kasi 8 araw na po ako dito. Nag-aalala na ang mga tauhan ng ospital. Pwede sila makakuha ng pneumonia. Kasi ang leptospirosis, pinapahina din niya ng resistensya ng katawan ng pasyente. So talagang mataas ang chance ang makakuha ng sakit na dala ng mga ganitong magkakatabi ang mga pasyente. Ito yung meal pay ward ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center dito sa Marikina. Dapat sana inihahanda na ang kwartong ito para sa gaganaping renovation. Pero dahil sa dami ng mga leptospirosis patients na kailangang ma-admit, minabuti ng ospital na ipagamit na ito sa mga pasyente. Sa buong bansa, umabot na sa mahigit 2,000 ang kaso ng leptospirosis mula Agosto 1 hanggang 18. Sa bilang na iyan, mahigit 100 na ang namatay. Tulad ng leptospirosis, patuloy rin ang paglobo ng mga kaso ng dengue. Sa Quirino Memorial Medical Center, siksikan ang mga pasyente sa dengue ward. Kahit ang pasilyo, pinupwestuhan na rin ang mga bagong dating na pasyente sa mga upuan na lang muna. Ang pasyenteng si Anthony Pelon, kalong-kalong ng kanyang ina. Ginaganon ko na lang para maka-edip din po kasi magdamag ko po siyang binantayan eh. May mga kama namang hanggang 4 na bata ang pinagkakasya. Sali-saliwa ang kanilang maulot pa para kahit papaano'y makapagpahinga. Kung may 20 pasyente kada araw ang napapauwi, napapalitan naman daw ito ng hindi bababa sa 25 pasyenteng dumarating. Kahit medyo overflowing, admit all kami. So ginagawa namin, nanghihiram na kami ng kama from ibang wards. So para ma-accommodate namin lahat as much as we can. Mula Enero hanggang nitong August 18, halos 500 na sa mahigit 80,000 kaso ng dengue ang binawian ng buhay. Bernadette Reyes, GMA News.